Ikaw ba'y nalulungkot? Nababagot? Naiinis? Relax! Dahil nandito na si Ate Dalisa Junior! Ha! So hi mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat. Again, this is yours truly, Ate Dalisa Junior. So tayo ay nagbabalik sa ang content natin ngayon mga kaibigan. It's all about self-confidence. So ngayon, naisip ko tong content na to kasi may friend ako na nag-suggest na kung bakit hindi ko i-post yung karanasan ko sa Showtime. And which is sabi ko, ayoko kasi napakalaking nahiya ako that time kasi nga natalo ako. So yun yung mga pangyayari kaya ayoko. So ngayon, sabi niya, no, you should do that. Why? Kasi maraming mga kabataan, lalong-lalo na yung nakaranas ng lugmok na karanasan, kailangan nila yon para matuto silang tumayo. Kaya, help na. So, ngayon guys, yun yung itatackle natin na kung saan, kung paano ka bumangon sa pagkadapa mo. Ayan. So, yung i-share ko sa inyo ngayon yung experience ko sa Showtime. Yun na nga, mga kaibigan, I don't have a plan. Wala akong plano na sumali talaga sa ganyan kasi nga, nagtatrabaho ako sa call center. So, wala akong time. So, ang nangyari po nun, natanggap ko ang tawag ng mama ko, ang sabi ng mama ko, alam mo ba, bago namatay ang tita mo, which is kapatid ng papa ko, sabi niya, bago namatay, nagsabi-sabi na sana makasali siya sa Showtime. At excited siya. Every time na nanonood siya ng Showtime, excited na excited, tawang-tawa, na na-imagine niya na, paano kaya kung si Zoila ang sumali dyan? Pasok kaya? May enjoy kaya? Ewan ko. So, ayun na po. Wala akong ginawa, kundi i-grant yung request ng tita ko na yumao na. So, guys, hindi madali yung mga experience ko, pinagdaanan ko doon sa Showtime. Unang-una, first, hindi ganun kadali sumali sa ganun, national TV, tapos wala kang budget. Nangyari kasi, guys, ikukwento ko sa inyo kung paano nangyari yon. Okay? So, maraming salamat. Don't go away. Ayan na nga mga kaibigan. So, ang karanasan ko sa Showtime ay may mga stages kasi yon. Kung ikaw ay sasali sa Miss Q&A, first, kailangan mo mag-audition. Second, kailangan mo mag-antay ng callback. Third, kailangan mo malaman kung pasok ka or hindi. So, first, ganun yon. So, ang first na nangyari po is nag-audition ako, nag-makeup na ako, whatever. And then, pumunta ako sa network. Kasama ko ang makeup artist ko that time. So, mga hindi pa kami pinapapasok. Nakapasok kami for audition around 11 a.m. So, pag 12, ayun. Ayun, nag-audition na kami. Then, afternoon, hindi madali siya kasi ang dami naming naglalaban. Ang dami talagang kalaban doon sa loob. So, ayoko na i-detalye kasi very sensitive na yun. Basta marami kaming naglalaban, 500 data or 300 something like that. Every day yan. So, ang mangyayari noon, kung sino yung nanalo sa Lunes, okay, standby siya. Standby, then kung sino yung nanalo ng Martes, Merkoles, Huwebes, Biyernes, standby sila, maglalaban sila ng Sabado. Ngayon, kung sino yung nanalo ng Sabado, standby ka for callback. Ngayon, kung sino naman nanalo sa callback, okay, mag-standby ka for live. Yun ang nangyari. So, bawat laban-laban. So, nandiyan yung mga director, writer, lahat. So, ako, wala akong budget, wala lahat kasi, of course, I don't have materials kasi nga, taga-province ako from Caraga, Davao Oriental. Pero for the sake of requests coming from my family, gusto ko lang talaga pagbigyan yung kahilingan niya. Sabi ko, tita, if you want me to join this, sana magtuloy-tuloy, sana umabot ako sa live. Kasi mga kaibigan, hindi madali kasi from audition pa lang, pag natalo ka, talo ka, ligwa ka na. So wala ka ng chance makabalik doon. Yun. So kung anong process ng ibang beauty pageant, parang ganun na din yung naranasan ko. So good thing naman from the audition, nakapasa ako sa audition, then callback,
No, second edition, nakapasa ako. Callback, nakapasa ako. And then, the time tumawag sa akin ang staff ng ABS-CBN na sinabi na, "Hi, Zoila, we just want to let you know na ito si Papa. We want to inform you na sa Monday, isasalang ka na sa live sa Showtime." So, doon na-shock ako. Sabi ko, oh my God, talaga? At hindi mo lang malalaman kung pasok ka o hindi. Kasi parang ano siya, suspense na nakakatakot. Basta pag hindi ka nakatanggap ng text, ibig sabihin, hindi ka pasok. Pag nakatanggap ka ng text, pasok ka. Ayun, natatakot ako. Sabi ko, my God, nakakaloka. Ayoko na. So, ayun na guys. So, takbo-takbo agad ako sa makeup artist ko. Sabi ko, Nay, pasok na tayo sa Showtime. Magla-live. Live na. Ang live. Hindi, isasalang na tayo. Ibig sabihin na malalive na siya. So, ayun na. Ngayon, ang kailangan yung tema namin, yung gown, may black, may white. Yun yung for final. So, sabi ko, sino ko kukuha ng black and white? Then, on the spot, Saturday, Sunday ko, ata yun, mga Sunday ko na tanggap. Then, Monday ko, may airy na. So, ibig sabihin, sino ko kukuha ng gown? May ganang ganun. Pumunta kami din sa Divisoria, Tutuban, everything. Wala pa rin. Tapos, ang nangyari, kailangan pa yan picture and essence and network. Aprobahan pa yan ng network. Ngayon, sabi ko, wala na talaga, wala na po. O, buti na lang, napapayag sila. So, ang ginawa ko, yung flower, or the way kasi, kailangan mo maging artistic, kailangan mo maging gamitan ng utak mo, talent mo, kung ano meron ka. So, na-stress na po talaga ako during that time. Kasi, yung mga panahon na yun na hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Kasi, Lunes na Sunday ka tinawagan. So, kailangan pa i-present yan sa ABS or staff ng ABS. Kailangan pa aprobahan nila. So, yun na. So, nangyari, go pa rin ang bakla. Go pa rin tayo. For the sake of my hometown, coming from the Caraga, Davao Oriental. So, ayun. So, hindi ko makakalimutan ang punchline na ginamit ko. Sabi nila, dapat kailangan katuwa-tuwa yung punchline mo, yung mga introduction mo para magustuhan ka ng mga tao. Which is, I didn't do that. Ang ginawa ko, dahil galing ako ng Davao Oriental, pinagmalaki ko kung anong tribe ko, which is ang Tribong Mandaya. So, ang ginamit kong lines ay heto na flat. Tcharang! Kya bulung bulungan. The beauty of the Mother Earth is presenting the beauty of the nature. I am the lovely lady, Ms. Zoila Dibonga de Iris Gada, representing the municipality of Caraga, Davao Oriental. Actually, yung lines na yan, hindi yan sa akin. Parang ginamit to sa Miss Davao Oriental ni Ms. Rayami Velandres. Yun, hiningi ko sa kanya yan. Ano ba yun? Ewan ko kung tama-tama mga binigkas ko. Basta binigkas ko na lang ng binigkas. Go, on the go! Ayun, pinabayaan ko na lang kung ano mangyayari. Go lang tayo. Pero ang nangyari, heto na nga. Afternoon, sabi ko, stress na ako kasi nagwo-work pa ako ng call center pagdating noon. The good thing naman yung supervisor ko, very supportive. Nang nalaman niya na ilalive na ako sa Showtime, o pumayag naman sila. Lalo sa mga katrabaho ko. Guys, maraming salamat sa nag-support. Nag-support din sila, nag-ambag-ambag sila para pamasahi ko. Kasi nga, hindi madali, guys. This is not free. Kailangan pera mo, sarili mong pera. Pag wala kang pera, nga. So, wala kang, oh, Diyos ko, buti na lang, ayan, yung, nandiyan yung nanay ko. Nay, I miss you so much. Nanay Yasi, thank you so much for being with me. Then, yun na. So, nang nandoon na, maraming nagtatanong, oh, okay, bakit hindi daw ako nanalo? Dahil, sa napaka, madali lang yung mga tanong. Tanungan na ba? Napakadali lang. Pero yung nang pumasok na kasi ako, nawala na ako dahil sa stress, ginawa ko pa yung gown, kaya nakikita nyo sa live ko, ginawa ko talaga siya kasi kailangan, may demand ang network na kailangan ganito dapat. So whatever, ginawa ko ang dapat kong magawa. Habang minimake up ako, inayos ko yung gown ko, whatever, tapos, ayun, nagdating na sa backstage, nawala na talaga ako. Kasi nagpa-practice kami na parang alam mo yung, nawala ako sa focus kasi nagpa-practice na kami mag-ramp, whatever. Lumabas ni si
sila Anne, lumabas na si Maria, lumabas na si Vice. Ay, hindi ko pala si Vice na, ano, late na si Vice dumating. Kaya, during that time, nauna ang tawag ng tanghalan before MS Q&A. So, ngayon, lumapit sa amin si idol Juliana Pariscova. Tapos, sabi niya, ang number mo, number 3, oh my God, that's my number, oh my God, di ba? So, like, wow, sige. Pero that time, ang reigning queen namin ay si Chad. So, sabi ko, pang last na yun ni Chad, kung papasok si Chad, pasok na siya sa final. Ganun. Sabi niya, sige, sabi ko, I'm just gonna do my best. Yun, yun, okay na. So, ayan na, mga kaibigan, pumasok na ako. Ladies and gentlemen, ay, naloka. Paglabas ko, pag nakabackless ang lola nyo, ay naku, na kinabahan ako, na mental block na ako, na wala na ako. Pero yun, ayun, nahihinayang ako. Pero may isang artista na lumapit sa akin at mga friend ko na sabi na, wag kang mag-ano, maraming bakla na gustong sumali dito, pero libo-libo. Actually, that's the term. Libo-libong bakla ang gustong sumali dito. Pero hindi sila nabigyan ng opportunity. Pero you are so lucky kasi nandyan ka. At yun yung pinagpapasalamat ko dito. So more or less, mga kaibigan, lalo-lalo sa mga bakla, tomboy, babae, lahat ng mga lalaki dito sa mundo, lahat ng babae, bakla, or whatever. Lalo-lalo na, so hindi pa naka... nagkaroon ng tiwala sa sarili nila. Ito lang masasabi ko sa inyo, guys. Pagkatiwalaan nyo ang sarili nyo dahil walang ibang magtitiwala sa inyo kundi ikaw mismo para ilabas mo ang talento na meron ka. Sabi mo, ano to kaya ko? No, do not say that to yourself. Sabihin mo sa iyong sarili, be. Be, mga pinangka, sabihin mo, I can do it. Ganon. So, yun na. So, guys, alam ko mahirap, lalo-lalo na sa mga hindi pa nag-out ng mga bakla dyan. Itong pakatandaan nyo, always inculcate this to your mind na kahit bakla ka man, it doesn't matter. Kahit sino ka man, it doesn't matter. As long as you know to yourself na wala kang ginagawang masama, yun ang ipagkalandakan mo sa mga tao. Lalong-lalo na sa mga baklang tulad ko, hindi na, avoid na tayong gumawa ng mga eksena. Okay, magpapatawa tayo, magjo-joke tayo, that's nature. Kasi yan yung anong bilang bakla, yun yung trademark natin. Pero gumawa tayo ng kabutihan para magkakaroon ng moral lesson ang mga sambayanan. So yun yun. So i-develop mo ang talent mo, showcase your talent, then pak, go. Huwag mo pakialaman sila. Basta ang importante, alam ng pamilya mo, mahal ka ng pamilya mo, wala kang inapaking tao, pasok ka sa top 10. Tama! So again, yan. Kasi that time wala na ako. Okay, maraming salamat ABS-CBN for giving me an opportunity to showcase my talent. Especially, I bring the name and the pride of my hometown, which is from Caraga, Davao Oriental. Tinuod naman tayo, mag-iban kita. Maraming salamat! Okay, bye!